Love question of the day sa buhay mag-asawa. Hanggang saan lang ba dapat na makialam ang mga biyanan? Hanggang saan lang ba kailan dapat ding ipagpilitan ng mga biyanan ang kanilang mga opinion? O di ba? O kahit pang katotohanan na kanilang alam. O yan ha, sa buhay mag-asawa. Ito na mga komento nila Arvin Sareno. Sabi niya, pwede lang makialam ang biyanan kung sinasaktan na ang anak at apo nila ng manugang nila na hindi na makatwiran at magbigay ng payo ha, liban dun wala na. Yun eh, kung nakabukod yung anak at manugang nila. Yan. At kung hindi nakabukod, marami rin mga hindi nakabukod ng tahanan ha, sa kanilang biyanan. Eh medyo you expect, because there cannot be two kings or two queens sa loob ng iisang tahanan. Yan nga po ang inyong tatandaan. Kahit sabihin, lalo na kung nakikisilong kayo sa mga biyanan ninyo. Tapos sabihin nyo, nakikialam naman si ano yung nanay mo, nakikialam yung tatay mo. Teka lang, mas maigi, bumukod kayo kung ganyan. Yan yung mabilis na ano dyan, nakasagutan sa mga ganyan. Sabi ni Ashon L. Horton, sabi, wag makialam. Yan ang dapat kahit sino. Kahit nga mga kapatid, hindi dapat nakikialam. Ayan. Sabi ni Ann Bautista, dapat ang mga biyanan ay supportive sa anak at sa manugang. Hindi dapat sulsul sa anak para magalit sa asawa. Kausapin pareho kung nagkakaproblema ba sila sa buhay mag-asawa nila. Kapag kamukhang pera naman ang biyanan, asahan mo magkakaroon ng usap hanggang sa maging away na ng malala. Anong kinalaman doon kung mukhang pera? Ah, okay. O, kung may usapang pera pa, oo, nagpapalala pa. Okay. Yeah, sabi ni Lynn, A.E. Lynn, hanggat nabubuhay ang biyanan, makikialam at makikialam ang mga yan. Just saying. Sabi naman ni Mirna Custodio, depende. Depende po yan sa both parties. Pero alam nyo kasi kapag depende ang sagot, parang ayokong basahin eh. You take sides. Maging direkta tayo. Siyempre kapag depende, baka yan na yung komento ko eh. Sabi ni Christina Mangampo, para sa akin, kumuha ng advice sa mga biyanan. Kasi para lang naman sa ikabubuti ng mga anak at apo ang mahalaga. Nandyan sila kapag kakailangan natin. Kung sa tingin naman natin ay pinapakialaman tayo, irespeto pa rin natin sila kahit ganun sila sa mga manugang nila. Huwag pa rin nating gawing kaaway ang ating mga biyanan. Gawin natin silang inspirasyon. Ayan. Uy, pero alam mo, kapag ka talaga pakialamero na, yung pinangungunahan, ayan, nangunguna na sa mga desisyon ninyong mag-asawa, para mahirap na rin yung mahirap na gawin pa natin silang inspirasyon. Inspirasyon siguro ng mga taong hindi dapat tularan. Pwede, hindi ko gagayahin to kapag ka ako na ang nasa posisyon niya bilang biyanan na rin. Hindi ko gagayahin. Pwede yung ganoon. Diba? Sabi naman ni Shoni Escabanyas, yan na naman, may depende na naman. Oo. Ayun, sabi niya naman pala, kapag ka pakialamera, kahit sa pag-aaway ng mag-asawa at bawat kilos ng manugang, hindi maganda yan. Pero kung nagpapayo naman at nagbibigay ng suggestions lang sa ikabubuti ng pagsasama, kahit habang buhay, makialam pa sila. Ayan, so hindi pakikialam yun. Kapag ka ganun, ha? Kapag ka hindi nanghihimasok doon sa lugar o sa posisyon na hindi sila dapat nandun, hindi ho pakikialam yun. Iba ang tawag dun. Nagpapayo, gumagabay. Ayan, there is a difference between gumagabay at nakikialam o yung nanghihimasok na. At isa pa, no, sa mga pinag-aawayan madalas, hindi lang naman yung mga hindi lang naman yung pagsasama ng mag-asawa, minsan nandyan papasok sa eksena ang mga apo. Yan. Dahil nga ang biyanan ay may mga biyanan na ang tingin sa sarili nila ay dahil napalaki ko naman ng maayos sa mga anak ko, yung mga apo ko kapag alam niyo yung pagkain, napaka minute detail na hindi nagawa nung manugang na babae, lalo na ako, naaawa doon sa ay ganito dapat, tapos sesermonan na.
Oo, yung parang araw-araw na lang, Linggo sa inyo, may sermon ng pari. Oo, yung ganyan. Naku, wag naman husanan dumating sa ganung punto. Yan ha, para sa mga asawa, asa-asawa, o mapalalaki man, mapababae. Kapag ka medyo, syempre, may karay-karay ka, first time mo magka-baby, tapos kung ituring ka, itila engot-engot, natural. First time eh. Oh, may mga biyanan kasi na hindi ganyan, ganito, ano ba yan? Bigla nagiging dragon. Galit na galit. Oh, medyo relax lang. Sabi nyo, Nay, teka lang naman. Tay, easy. Ang puso nyo. Yan, yung ganyan. Anak ko yan. Tulungan nyo lang kami. Huwag nyo kaming basta pakialaman. Ako may nakakausap ko yung mga medyo matatanda na sa simbahan namin, sa mga kapitbahay namin, family, friends. Ayan, minsan nagsasabi sila sa akin ng ano eh, ng hinanakit doon sa kanilang manugang. Tapos malalaman-laman mo, yung pala ay tamad. O kaya naman ay batugan, hindi man lang makatulong sa bahay, nakikisilong pa sa kanila. Yung mga ganun, talaga magagalit. Sabi ko, kahit ako nga ho pala ang biyanan ng taong ganyan, teka. Medyo talagang mapupurga ka sa mga kasesermon ko. Ayan. Pero ito naman ho ay napag-uusapan lang. Diba? Maraming salamat po sa inyong napakarami at iba't ibang mga sagot. Sa buhay mag-asawa, hanggang saan lang ba dapat na makialam ang mga biyanan? Ang sasagot ng inyong lingkod, Kuya Popoy, never. Okay, hindi dapat basta-basta nakikialam ang mga biyanan. Unless hihingi ng tulong ang kanilang anak mismo or hihingi ng tulong ang kanilang manugang mismo sa kanila. Pero hindi dapat makialam basta-basta. Diba dapat ang mga biyanan po ay, ito ha, makinig kayo sa mga biyanan dyan, huwag tayong masyadong agresibo. Hindi porke anak natin yung naargabyado ay kaaway na natin yung manugang natin. Diba? Mas maganda na pagharapin nyo silang dalawa, mamagitan kayo. Ayan, mamamagitan po kayo, hindi makikialam. Tulungan sila kung papaanong maayos ang malaki o malaking gusot na kanilang ginawa. After all, mga anak nyo yan parehas eh. Diba? Anak nyo na rin sila. Inari bilang anak nyo na rin ang mga manugang ninyo. Okay? Kahit pa ho, sorry, parang mga anak din sa mga anak nyo. Oh, kung hindi lang isang anak ninyo, meron ho talagang kahit ang bait nyong mag-asawa, meron ho talagang anak na lumalabas na medyo ibali niya. Diba? Meron ganun eh. Medyo masama ugali yung ganyan. Pero itatakwil mo ba siya agad-agad dahil sa ganun siya? Of course not. Oo, kailangan ay tulungan natin sila mag-improve sa kanilang mga desisyon na gagawin sa buhay. Diba? At kung sakasakali nga ho na meron tayong mga nakikitang mali, pwede naman nating ibulong. Hindi naman natin kailangang isermon ng isermon sa kanila. Ayan. At syempre, diba, yung respeto na ine-expect natin, na ibibigay sa atin bilang mga biyanan ng ating mga manugang, sana yun din, yung same respect na ibigay natin sa kanila. Kahit pa nga sabihin nyo ay dumaan na ako dyan, naging tatay na ako, naging nanay na rin ako, naging ano, alam ko na yan, naging mag-asawa kami, dami ng problema, ganito ang gagawin nyo. No. Diba? Alamin nyo sila, papaano ba mareresolba ang mga problema. Mamagitan, pero wag basta't makikialam.